Magandang buhay everyone! Nagbabalik pong muli ang YouTube channel ko, ang Jenny's Delicacies. At welcome pong muli sa aking kusina. So for today po, magluluto naman po tayo ng pork liver a la oyster sauce. Atay po ito ng baboy. At pwede rin po nyo itong gawin kahit sa atay ng manok o sa atay ng baka. So ito po ay aking version. So sana magustuhan nyo. Ito po yung ating mga sangkap. Cooking oil. Berdeng sili. Pwede pong maanghang. Pwede rin po yung sweet na berdeng sili. Then ang ating pong tinadtad na pino na bawang. Ating sibuyas. So ginayot ko po ito ng paraong dahil alam nyo naman po. Sa kusina ni Jenny, gusto laging marikit. So nasa inyo na din po yung kung anong klase ng gayet ang gusto nyo gawin. So, mas maganda pong i-plating pagka-round. Tapos, dito po natin lulutuin yung atay ng baboy. Siya po yung pinaka-main sangkap. Ang atin pong asin, ito po ay kung pinch of salt at pinch of white sugar. Kasi siya po yung mag-enhance ng lasa ng ating lulutuin. Pepper. Ang atin pong magic sarap, ketchup. So, sa ketchup po, optional yon. Pwede pong banana ketchup, pwede rin pong tomato ketchup. So, ako, naglalagay lang po ako niyan para medyo mamula-mula yung ating lulutuin. At lemon. Pag nasa Pilipinas po kayo, pwede po kayong gumamit ng kalamansi. Mas masarap po sigurado pag kalamansi. So, nasa Italia po kami, kaya lemon po yung available dito. So, sa lemon po, pag isang ganito lang po yung ginamit ko. So, akin pong i-squeeze na, kaya siya po ay ready na. Lahat po na exact measurement sa ating lulutuin ngayon, tulad ng lagi ko sinasabi, matatagpuan nyo po sa aking description box. So, let's start! First step po, ating pong i-marinate ang ating atay ng baboy. So, ginayot ko po siya ng manilipis like this. Yeah. Depende rin po sa inyo kung anong klase ng gayet ang gusto nyo. So, ako lang po, ganito yung style ng gayet ko. Pwede rin pong yung cubes, kung gusto nyo pong gano'n, yung malalaki po ang pagkagayat. Ang una po nating ilalahok ay ang ating lemon. Ito po, inuna ko po yung lemon kasi para po mamix siya ng ayos bago ilagay yung ibang sangkap. Dahil ang lemon po ang nagsisilbing pampa-juicy at pampa-tender ng ating atay ng baboy. Dahil kahit po sa barbecue ginagawa ko, pinipigan ko muna po ng lemon. Kung wala po kayong lemon at ayaw po nyo ng medyo maasin, kasi medyo maasin po yung lemon, pwede rin nyo po i-substitute yung pure pineapple juice. So, wala lang po ako ngayon, kaya lemon po yung ginamit ko at nilagyan ko na lang po siya ng konting asukal. Then, halo-halo natin. Then, isusunod po natin yung asukal at asin. Ma-marinate po kasi natin to. Then, ang ating magic sarap. Konti lang po ha, dahil hindi po maganda sa health na gumagamit tayo ng magic sarap. Bihira na po kung gumamit ito, lalo na po pag tumatanda tayo. Kailangan po talaga medyo healthy living muna tayo kasi natanda na. Then, ang ating pong paminta. Pong oyster sauce. So, ang ating pong menu nga ay pork liver a la oyster sauce. So, wala po itong sangkap na toyo. Kasi pagka nilagyan po ito natin ng toyo, ang tawag na po dito ay bistek na atay ng baboy. So, version ko lang po ito ha. Kasi nag-try na po ako magluto nito dati pa. So, nagustuhan naman po nila. So, nakapagpainit na po tayo ng kawali. Then, ilagay na po natin yung ating cooking oil. Mag-gilse po tayo ng bawang. Huwag po masyadong overheat yung kawali. Kasi nagkukos po siya na madaling pagkasunog. So, hindi pong kagandahan yun. Ipapag-golden brown lang po natin siya. Yan, golden brown na po siya. Iseset aside muna rin po natin siya. So yan, itatabi muna po natin to. Then, isusunod po natin ay ang ating sibuyas. Half cook lang po rin yung gagawin natin. Yung sibuyas po, pagkagayat ko ng round, pinaghiwa-hiwalay ko na lang po siya para pag atin po siyang
iginisa, hindi na po, may iwasan po natin masira yung pagka-round niya kasi hiwa-hiwalay na siya. Kesa kawalik pa po natin siya pag ihiwa-hiwalayin. Gaya po nung bawang, atin din po siyang iseset aside dahil mamaya pa po natin siya din kailangan. Then, isusunod po natin ating siling berde. Kung kayo po ay fan ng spicy na pagkain, pwede po yung manghang na siling berde. So, ito po ay sweet, itong akin ito. Kaya, half-cook din lang po natin siya. Then, iseset aside din po natin siya gaya nung mga nauna. Yan. So, okay na siya. Aminin na rin natin. So this time, piprituhin naman po natin ng pa-half cook yung ating atay ng baboy. Na-marinate na po natin ito ng half hour. Dito na rin po natin siya piprituhin sa mantika na pinag-gisahan natin ng mga sangkap niya. Para po yung lasa niya ay sama-sama din. So, nilagay na po natin yung lahat ng atay sa mantika na pinagpirituhan natin ng mga sibuyas, bawang at sili para yung sa pori niya, yung lasa, maiwan pa rin dun sa mantika. So, kaya yun na rin po yung ating pinagpirituhan. Then, huwag po natin i-overcook ang atay kahit po anong klaseng luto. Dahil pag na-overcook po kasi yung atay, tumitigas po siya. Yun po yung tendency nun. Kaya lulutuin lang po natin ng sakto lang. Siguro po mga 5 minutes to 6 minutes, okay na po to. So, nasa 3 minuto na po tayo. So, yung atay po sadyang, parang sinisip-sip niya yung ating pinagtimplahan kanina na oyster sauce. So, kaya ganito po yung itsura niya. Igahin po na natin siya ng konti. So, yung atay po, alam po natin siya pag talagang luto na. Yung pong pinaka-dugo niyan, naalis na. Once na nawala na po yun, habang binabalibaligtad nyo, so okay na po siya. After 5 minutes po, po natin yung ketchup para po medyo mamula-mula siya. Then halo-halo po natin. Nuto po natin siya, pakukuluan sa ketchup. Look po nyo, namumula-mula siya ng konti. After 1 minute sa final po, ilalagyan po ulit natin siya ng mga 2 kutsarang oyster sauce. 1 minuto po ulit natin siyang pakukuluan. So, bali, niluto po natin yung atay sa loob ng 7 minuto. Makalipas ng 1 minuto, atin na pong i-off ang apoy. So, ngayon po, saka po natin po imimix yung mga niluto natin kanina. Kaya ko po siya ibinukod muna. Ngayon po natin siya imimix. Kasi pag sinama po siya natin ang pagluluto ng atay, masyado na po siyang ma-overcook din, malalabog. So pag atin po siyang inihayin, hindi na po siya kagandahan. Dapat po kasi ang pagkain na sikreto, lagi ko pong sinasabi, lutuin ng may fashion, may pagmamahal, at may arte. Para kahit anong klaseng pagkain, masarap kainin pag nakahayin. Luto na. Pre-plating naman po natin. Yummy, yummy, yummy. Kainan na. So, nilagyan ko lang po siya ng kaunti sa top ng crispy onions. Para po last, lalong sumarap at saka mas marikit. Yan. So, kainan na. Tulad po lagi na aking sinasabi, ang kusina ko, ang kusina ni Jenny ay kusina nyo na rin. Kaya please subscribe po at pakipindot nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga video ko. Maraming maraming salamat po sa lahat ng subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa akin mula noon hanggang ngayon. Ingat po tayong lahat. God bless you more. I love you all. Hanggang sa muli po.